Magandang umaga, mga masisipag na mag-aaral. Ako ang inyong guro sa araling ito, Teacher Lulu S. Camero. Kumusta na kayo? Handa na ba kayo para sa ating aralin? Sa araw na ito, kailangan may pangalas ninyo ang inyong pagpapahalaga sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kultura gamit ang sining na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon. Sa araling ito, kikilalanin natin ang mga uri ng sining na nagpapakilala sa ating lalawigan at maging sa ating rehiyon. Alamin natin ang mga tula, sayaw at awitin na nagpapatanyag sa ating lalawigan. Pamilyar ba kayo sa mga tanyag na sining sa ating lalawigan? Kung gayon, halina't tuklasin natin ang sining ng Region 1. Ano ang sining? Ang sining ay iba't ibang uri ng paglikha ng biswal, naririnig o kaya isang pagtatanghal na pinapakita ang kahusayan ng isang manlilikha sa kanyang imahinasyon, malikhang pag-iisip o teknikal na husay na nagnanais mapahalagahan dahil sa kanilang kagandahan o sa kakayahan nitong magpaantig ng damdamin. Halimbawa, tula, sayaw, awitin, pinta. Subukan nating bigkasin ang tulang ito bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa sining. Basahin natin ito. Lapis. Ako'y isang lapis. Dulo ko'y matulis. Naiguguhit ko ang bawat maisip. Nabubura ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin. Ulo ko'y gamitin. Ano kaya ang tawag sa ating binasa? Tama! Ito ay isang tula. Ang pamagat ng tulang ito ay lapis. Alam ba ninyo, mga bata, kung ano ang tula? Ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Binubuo ang tula ng saknong at talugtod. Mahilig ba kayong umawit, mga bata? Ngayon, pakinggan nga natin ang awit na ito. Ang pamagat ng awiting ito ay Manang Biday. Ito ay isang popular na pangharanang awit na katutubo ng mga Ilocano. Ang awit na ito ay hango sa isang binata na umiibig sa isang dalaga na mas matanda sa kanya. Ang manang ay isang Ilocanong salita ng ibig sabihin ate. Alamin pa natin ang iba pang awiting bayan ng mga Ilocano. Meron tayong panagbiag. Ang mga awiting nagpapahayag ng kwento ng mga bayani. Dalot. Ito ay awit sa mga kasalan, binyagan at iba pang pagtitipon na sinasaliwan ng sayaw. Badang. Isang awit ng pag-ibig na kadalasang ginagamit ng mga kalalakihan sa paghaharana. Dong-aw, awit para sa patay.
isinasalaysay ang buhay nito mula sa pagkasilang hanggang sa kamatayan. Dasal na patungkol sa mangmangkik. Ang mga mangmangkik ay mga espiritu ng kagubatan na dinadasalan upang hindi sila magagalit. Ang pamulinawen ay isang tanyag na sinaunang awit ng mga katutubong Ilocano na posibleng bago pang panahon ng mga Kastila. Bagamat masaya ang himik ng kanta, tungkol ito sa isang lalaking humihingi ng tawad sa kanyang kasintahan na si Pamulinawen. Agat uray sa dintaayan, lugar sa dinuman, ang awagan di at sartay, tanagan mo kasamitan. Bukod sa awiting Ilocano, may awitin din ang mga Pangasinense na nagbibigay pagkakakilanlan sa lalawigan. Katulad ng awiting Malinaklay Lago. Play lapi oras lay maraga mapalpal ay naga katatu toilin na. Mahalagang bahagi ng ating mayamang kulturang Pilipino ang maaawit at sayaw ng ating mga kapatid na katutubo. Magkakatulad ang katutubong awit at sayaw na naituturong Arab. Ginagaya ng ibang awit at sayaw ang mga tunog at kilos ng mga hayop tulad ng huni ng mga ibon. Ating alamin ang iba pang sayaw sa Region 1. Sayaw at tapaw na bangko. Ang pangakit na sayaw sa bangko ay katutubong sayaw na nagmula sa Pangapisan, Lingayen, Pangasinan. Sumasayaw ang magkapareha sa ibabaw ng mga bangko. Maliit na maliit ang mga bangko at dahil doon, dapat maingat na maingat ang mga nagsasayaw. Meron din tayong tinatawag na binislakan. Binislakan ay itinanghal bilang pag-alala sa pamamalagi ni Limahong, ang pirating Chino na nagtayo ng kaharian sa Lingayen. Ang binislakan ay mula sa salitang Ilocano na bistak, nang ibig sabihin ay patpat na iniugnay sa chopsticks na ginagamit ng mga Chino sa pagkain. Binasuan. Ang sayaw na binasuan na nagmula sa Bayambang, Pangasinan ay nangangahulugang paggamit ng baso, madalas na sinasayaw sa kapiestahan. Ang mga mananayaw ay nagpapakita ng kusay sa pagbalansi ng baso sa mga kamay at sa ulo, habang matikas at marikit na umiindak sa saliw ng tugtugin. Ang mga braso ng mananayaw ay ipinapaikot sa ilalim ng balikat upang panatilihin ang baso sa kanilang palad. Kasabay nito ang mabibilis na pag-indayog at maging pag-upo sa sahig nang hindi nabibitawan ang hawak ng mga baso. Arikangan. Isang tradisyonal na sayaw ng mga Ilocano ang arikangan. Sa ibang bahagi ng Hilagang Luzon, tinatawag itong pandanggo. Malimit na tuwing piyesta, isinasagawa ang arikangan sa harap ng maraming manunood. Sayaw Kalapate. Ang Sayaw Kalapate ay nagmula sa Kabugaw, Ilocos Sur. Ito ay sumisimbolo sa kapayapaan at itinatanghal sa pamamagitan ng paggaya ng mga kilos ng kalapate. Ipinapakita nito ang natatanging katangian ng mga Ilocano, ang pagiging simple, natural, at mahiyain. Sadyang mayaman ang kultura na kinagisnan ng mga Pilipino. Hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin ipinagmamalaki at pinauunlad ang mga sayaw na umaabot na ng 100 taon.
Ngayon naman mga bata, tignan ang mga larawang ito. The Death of Cleopatra. The Battle of Lepanto. Escolarium. Alam niyo ba mga bata na ang mga ito ay likha ng pintor na si Juan Luna na tubong Ilocos Norte? Ilan lamang sa mga maituturing na alagad ng sining sa kasaysayan ay si Juan Luna. Dahil sa kanyang obrang Escolarium na nagwagi ng gintong medalya sa patimpalak sa Espanya noong 1880. Ang Escolarium ay tumutukoy sa pangyayari sa sinaunang Roma, kung saan ang mga patay o natalong gladiator ay hinihila at sinusunog. Tignan ang mga larawang ito. Alam niyo kaya ang mga ito? Tignan natin. Anong laro kaya ito? Tama mga bata. Sipa. Ito naman, piko. Ito naman, ang tombang preso. Ngayon naman mga bata, ating alamin ang mga larong Pinoy. Ang larong Pinoy ay tinatawag ding larong lahi. Ito ay mahalagang simbolo ng ating pagiging Pilipino. Ang katutubong laro ay may ituturing na palatandaan ng isang lahi, kung kaya't dapat nabalikan, pamalagaan at huwag kalimutan. Narito ang ilan sa mga kilalang laro ng lahi. Patintero. Ito ay nangangailangan ng dalawang kuponan. Isang kuponan sa pagtawid at isang kuponan naman para sa pagharang. Sa pagpuntos, kailangan lang tumawid at bumalik ng buong kuponan na hindi nasasalat ng mga bantay. Tumbang preso. Ang tumbang preso ay isa rin sa mga sikat na larong Pinoy dito sa atin. Gamit lamang ang tsinelas at isang lata. Kailangan lang patumbahin ng mga manlalaro ang lata gamit ang kanilang pamato o tsinelas. Luksong tinik. Ang luksong tinik ay nilalaro ng dalawang grupo. Isang grupo para sa paglukso at isang grupo naman para sa magsilbing tinik. Luksong baka. Ang larong luksong baka ay katulad din ng luksong tinik. Sa larong ito, isang taya na magsisilbing baka ay yuyupo at luluksuhan ng ibang manlalaro. Sipa. Ang sipa ay isa sa sikat na laro ng mga kabataan, lalo na sa high school. Ito ay nilalaro gamit ang tingga na may balat ng candy o straw. Ito ay ihahagis paitaas at kailangan itong sipain paitaas ng mga manlalaro na hindi sasalat sa lupa. Palo sebo. Ang palo sebo naman ay karaniwang nilalaro tuwing piyesta sa barangay o isang bayan. Sa pamamagitan ng mataas na kawayan na nilagyan ng grasa, kailangan itong akyatin ng manlalaro upang makuha ang premyo sa dulo ng kawayan. Makinig mga bata, sa ilang pakinabang ninyo sa paglalaro ng laro ng lahi. Una, isa itong mainam na ehersisyo. Pangalawa, matuturuang maging maliksi ang kilos. Pangatlo, madidevelop ang inyong pakikipagkapwa. Pang-apat, natututong magdesisyon ng mabilis. At ang panglima, nakakapagpatalas ng isipan at napapalawak ang imahinasyon at pagkamalikhain. Ngayon naman,
Matapos nating nalaman ang mga gawang sining sa ating rehiyon, nakahanda na ba kayo para sa pagsusulit? Maglabas ng papel at magkaroon tayo ng maikling pagsusulit. Nakahanda na ba kayong lahat? Mahusay kung ganoon. Kilalanin ang mga sumusunod na gawang sining. Isulat kung ito ay awit, sayaw, tula, pinta, o larong lahi. Narito ang mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Ipinakita niyo lang na kayo ay nakinig na mabuti sa ating aralin. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli!